Fan ka ba ng Resident Evil 4? Marahil alam mo na magre-release ng remake nito sa 2023. Originally released noong 2005 sa North America para sa Nintendo GameCube at kalaunan ay nirelease din sa Japan at Europe. Pero nung taon din na yon ay pwede na rin siyang malaro sa PlayStation 2. At syempre hindi rin nagpahuli ang PC version nito noong 2007. Naging hit at minahal ng marami, hindi lang ng fans ng series, pero pati na rin ng mga zombie game lovers. Pero ano nga ba ang storya nito? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang bida nating si Leon Scott Kennedy, na una nating nakilala sa Resident Evil 2 bilang isang rookie police, ay isa na ngayong Secret Service Special Agent at inassign sa mission na iligtas ang anak ng US President na si Ashley Graham na kinidnap ng umano'y misteryosong kulto. Hindi man nabanggit kung anong partikular na bansa, pero dahil sa currency, pananalita at lingwahe ng mga naninirahan doon ay maaaring lugar ito sa Spain. Kaya doon na nga naglakbay ang bida natin at napadpad naman siya sa isang village kung saan nakaharap at nakasagupa niya ang mga villagers at iba pang mga kalaban na may koneksyon sa kultong Los Iluminados, kaakibat ng maraming mga pagsubok. Pero bakit nga ba minahal ng marami ito? Bukod kasi sa parte ito ng isang sikat at kilalang game series, ay marahil dahil na rin sa dala nitong storyline. Sa mga iba't ibang mga karakter, mabuti man o masasama, sa mga maaksyong cinematics, makabagong controls, interface at graphics na ikukumpara mo sa mga sinundan nito. At marami pang ibang sorpresa. Kaya kung gusto mong abangan at bilhin ang larong ito, go lang. Kung wala ka namang budget, subukan mo na lang munang manood ng mga gameplay clips. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, hindi pa rin magbabago na isa ito sa mga the best na laro ng PlayStation 2 era.